of the animals nor the heavenly bodies, but man was created according to his image and according to God's likeness. So if you read chapter 2 of Genesis, it's pretty clear that God created man in a way he partook from the dust of the ground, and he formed this dust of the ground. Then he breathed, which nostrils the bread of life. Then happens to man. Man became a living soul. Amen. So through the mingling of the dust of the ground and God's breath, the issue is man became a living soul. And we all know that God's creation, when he created man, God said it is very good. Amen. When he created all things, just Jehovah God said it is good. But when God created man, God said, Jehovah said, very good. Very good. Why? Because God found, amen, his match. God found that man in his, that man he created, became, and he took one of his feet and closed up the flesh in his place. And Jehovah God built the reed which he had taken from the man, from the man, into a woman, and brought her to the man. Then what happened? And the man said, Adam said, this time. So the word this time is very significant. Why? Because many times Adam met all kinds of animals, the birds, the cattle, though it is beautiful, the giraffe, amen, the hippopotamus or what, amen, all the beautiful animals according to God's creation. But when Adam, amen, was put into a deep sea, and God has a divine operation in his side to take one of the reeds from his side, and God, what? Built the woman. He did not produce another man or another form of species, but he built the woman. So Eve typifies the church, because God wants to build his church. In Matthew 16, the Lord said, upon his rock I will build my church. So on the one side, amen. On the one hand, Adam wants to have his counterpart, Eve. But the real significance of this is God wants to have the church. The church must be built up. And the side of Adam typifies the Lord Jesus. So the reed signifies the resurrection life. And it's a promise in Joel that no bone should be broken. So the reed here in Genesis is what? The resurrection life of the Lord, the indestructible life of the Lord, the incorruptible life of the Lord in his resurrection. Because in his resurrection, the Lord became the life-giving spirit. Amen. Amen. And it calls us to be a part of this universal woman. Amen. So nice, this winning meeting. We may call in Brother Benigno Vicente. So it's very nice. Conversation. Amen. Can we have some extra microphone? It is not created by man. It is God. The sovereign God. At tayo na nalaan ng Diyan na dinipayo ang tao ng Pilosan. Amen. We have a reading about our brother saying, well, amen. As the Philippine chapter of Agnes, how you are in the sight of me and in the sight of God, you are now my husband. Amen. Okay,
we have a new purpose. Amen. That signifies Christ and the church. Amen. Amen. Sa martas katauhan sa tagawas nga gikasal karon, waray bulan, waray semana, wala pod. Pero lahi ta sa mga katauhan sa kalibutan. Dahil ko na Ginoo, kay matag-usa nato nakadawat man og Kristo. O kung nausa ta sa Ginoo, nausa ta sa tong kapikas. So, akong i-encourage ninyo nga padayon kita sa Ginoo, magkainun sa mga panahon, bisag sa puton ta, mahawang atong kinabuhi, magpabilin kita, mutigong kita. Bisag, di mo musultis mo nagkatigong kay Nebikel, tigong lang yun. Maulian na kita. So, dahil ko na Ginoo isoon, nga atong pagkausa sa Ginoo, pagkausa gini ngadto sa dayon. O nga, ang pagkausa po sa kami noon, mahimuntang ihimplo. Kung wala yung pagkikipitay, aliwala, hindi mo sa imang bana asawa, usang po din ang saunahan, na ayon po sa iyo, magbungol mo, usahin din magtingong, kaya na naman mabikin. Pero kung usa-usa, magtahuray na, magdismitahin na imang nabana o kasawa, kaya di iusa na naman sino. Ang pagkayo sa sino, nagpasamot nga, kung usa imong gusto, sa niray, inalang masaya sa usa-usa. Ngayon, dili magtago o kinaya. Oh, karon atong kinaya, sa pa mo magkausa, nagtago pa, kahit mahal tubig, na o puro susuko, puro sa kayo. Nasunog nga, o na mag-away. It may be that it is for Christ and the church. Since it is for Christ and the church, what I impress most while no be I also speak it to myself. Now we should not be bruised in our daily living. Ako encouragement tulong na kapag mga igsoon. Una, sa Biblia, kini kami niyon, alam ang yun sa pagpasanay, no? Sa continuation of human life. Gawas lang ato mga tigulang ng magminyo kay pang-companionship, no? Ito. Pero kanay mga batanon, parang yun sa pagpasanay yun. So, ako na ako encouragement, magampukin mo sa Ginoo, brad, sister, no? Na manganap yun mong labing sa'yo. Mahimaw sunod ko eh. Na. Amen? Yan na po ko'y nalain sa akong bayaw. Kung mag-ampo ko lang ganit, ay nalang-alang-alang ah. No? Mag-ampo yung tanga Ginoo, kana ganoon tayo wala yung effect, Lord. Kana po, itsuraan o bride pa yun. Kaya alam ko sa imong pamatigayon. Amen? Actually, isang, dito mag-ampo, basta kay nabuhit na alang sa pamatigayon sa Diyos. We sing first the kingdom of God. Hidugang kami na sa Ginoo, pero mas mayo po ito magampo. Nawa ka po'y bayan ng magangyo, di ato na lang pong lubos-lubuson. Amen mga ison? Ay kaluha, do not underestimate the power of kiss. Kining halong ba? Gamhanan kining halong mga ison. The reason why we are today in the church is not only because the Lord has saved us. But at a certain point of our life, the Lord has kissed us. Let Him kiss me with the kisses of His mouth. So, may we daily continue experience the kissing of the Lord. And we should also kiss one another. Kami as a couple, usana sa among sekretong igsoon. Inyong kiss ganiya, awkward man. Masapot ka na kay kurmero ka man po doon. Mapamay pagsugod. Pero ina kunta nga para na mo, ika 25 years na na mo karong tuiga, huwag pakison niyo ta, hindi na awkward. Siya nung 25 katuig ninyong kinaganay kada adlaw, awkward lang gihapon. Pero sa pagkatinoon, mga ikson, daghan na nga minyo. Pagkatigulang ang kiss, awkward na. So, may we daily kiss the Lord and kiss one another as a dili ning kiss sa
aping o kiss sa tangan. Ang kiss niya sa Song of Songs 1 and 2, kiss in the lips yun. Okay? So, ikatulo, isulti naman to sa atong first na na-encourage kaniha, nga kini natural excitement and sweetness, enjoyment, parehanin kami niyon, basta natural, mo expire yun lang siya. No? Ay panahon nga sama sa kasal sa kana, mahugdan pino ba? Na wanay excitement, na wanay katamis. No, but may gani, kay we have the Lord. The Lord is now the Spirit. And as the Spirit, the Lord is the best wine. He is the sweetest wine. So ang aking encouragement, daily, continue to drink this wine. To be filled with this wine. To be saturated with this wine. So that we will forever be crazy lovers of the Lord. So dili katamaunian sa atong kabuhang, sa atong pagigugma sa Ginoo. And the more we love the Lord, the more also we will love one another. Our love for one another will not only be human love, but it will become the eternal love. It will become God Himself as love. So, hinaon nga, dili muhupas ang katakis ka-excitement sa inyong talinyo. Ang sekreto, walay lain mga isun, kining langit ng bino. Amen. Especially sa akong mga classmates and batchmates, mga kaila, thus far, sa akong kinagawin. Nakulbayan mo ko to. Para di ko makulbayan, kuhay. Ako lang kanta ko itong atong hymn kanina, wife. So, akong feeling right now, I'm feeling so, nagaga feelings, happy, excited, and I think the Lord is also have that kind of longing deep within Him. Na makita na niya, Mark, so you're ready, ayan, feeling wala, to match Him, the same as He is, the bones of His bone and flesh of His flesh. So, na-remind ko that we need to be prepared, karon. And for us to be prepared, to share with my soul, we need to enjoy the Lord. Want us to transform us, to become like Him in life and in nature. Amen. So, auto, okay, nawalan akong katuba. So, he requests my soul na we share our story. Gamay lang, so very short to my soul. I met Shibrain sa mga meetings. Pero nothing so fancy, wala kayo at makita lang, wala makita ko na nagkita, wala alam ko. But one thing na ako na-notice sa mga nakita ko siya is sino siya ko yung sa isang brother. And only na nahibalo lang ko nga katulad yung brother kayo yan yung agaw. Si JR, si Brother JR. I thought na they were couple. Pero ikagawin sila and sila guy sa ilang family na side, they are very close with one another. And one thing na nakabishin ako sa ilang family, they are very close with one another. So, nakailang ko somehow niya may anak sila sa ilang family. And nakabalo ko nga, dilidyon siya galahan. So that's something really wow. Na-amazing ko. So that was akong pagkailan niya sa whatever, background ang pagkailan niya. Then, 2015, just to make sure, I had the opportunity to converse with her through texting. Gusto ko na mag-text ako na tayo. I don't know how did I nakalimut ko yun sa nang pagbuayan convert. So for sure, siguro ako yung ipangayo. Pero nalimut yun ko. Siguro ako yung ipangayo. So, December of 2015, late na, padulong siya mag-training actually sa Malabon. Padulong siya mag-training sa Malabon, January 2015. Okay. I remembered na
namutan na ako sa iya. Wala lang ko ako tugang namutan na sa iya kay. Okay, namutan na ako sa iya. Naman siya ay, huwag niya ba ito ang kanyang. Namutan na ako na, okay, nabay chance na magbulag mo sa kuya pero knowing na masulog ka sa training kay kabalawan ng tayo diba sa training no relationship so knowing na siya yan so nagmutan ako sa'yo kung nabay chance na magbulag sila pero wala lang ito na ako tuluwa na to grab that opportunity na so ayan yung like my ex-son maaapit ko kayo.